Muling binuksan ang taunang Arts and Food Festival sa Maginhawa Street sa Quezon City. At silipin po natin yan sa Pagtutuklay ni Darlene Chan. Darlene? Piyadag sana yung mga kapuso natin na pumupunta dito sa Maginhawa para mag-food trip, mamasyal at mamili. Sumubok ng new hobbies, magpabudol sa shopping at kumain hanggat gusto mo. Ilan yan sa na-enjoy ng pumasyal ngayong araw sa taunang Maginhawa Arts and Food Festival sa Quezon City. Actually, it's a very good playground for, I think, startups. It's very nice. I just kind of walk around, just chill, then get some food. The main goal really is to showcase the small businesses. Kasi here in Maginhawa, merong ordinance din na bawal ang big brands. Kung gusto mag-try ng new hobby, pwedeng subukan ng pottery. It's really important na we have this kind of activity or like craft here, especially in Manila. Eh kung mahirapan ka sa pottery at hindi na maipinta ang iyong mukha, worry not. Kayang-kaya ka namang iguhit ni Albert. Gumagawa ako ng life portrait, so usually sit down lang siya, kwentuhan tayo, drawing kita in a few minutes, tapos na. Pag nagutom naman sa kaka-shopping at kaka-try ng kung ano-ano, hindi ka mauubusan ng pagpipili ang pagkain. Punta po kayo dito sa Maginhawa, shawarma po! Pwedeng mag-donate ng 5 kilo ng maayos sa damit para magkaroon ng 150 peso voucher na pwedeng ibili ng pagkain. May pinamimigay na libreng mga buto ng kalabasa, petchay, kangkong at marami pang ibang gulay. Mga kapuso, ngayong araw lang po ito ha, hanggang hating gabi naman mamaya, kaya pwedeng-pwede pa po kayong humabol. Tara na rito at hintayin ko kayo ha, Pia. O kaya hintayin na lang namin pasalubong mo, Darlene. Pasalubungan mo kami ha. Maraming salamat sa iyo, Darlene Kay. At mahigit 3 dekada ang hinintay at gayon, muling nakamit ng Mapua Cardinals ang kampiyonato sa NCAA Men's Basketball. At yan ang tinutukan ni Nico Wahe. The wait is over! Dahil matapos ang 33 taon, muling nagkampiyon sa NCAA Men's Basketball Tournament ang Mapua Cardinals. Tinalo nila ang Benilde Blazers sa best of 3 finals ng NCAA Season 100. Ang final score, 94-82. Matagal man daw ang hinintay, marami man daw nilunok na pagkatalo. Lahat daw ng yan ay sulit dahil sa wakas. Balik Mapua at balik Intramuros na ang tropeyo ng NCAA Basketball Tournament. Dumikit bahagya sa third quarter ang Benilde pero nagpakawala ng sunod-sunod na tres ang Cardinals. Pinangunahan ni Mark Cuenco ang opensa ng Mapua na umiscore ng 18 points. Emosyonal si Mapua head coach Randy Alcantara na kabilang sa players noong 1991 na huling championship ng Cardinals. Grabe, hindi ko ma-explain eh kasi as a player and as a coach, sa maraming try, nakuha din namin champion na to para sa Mapua. Si Clint Escamis ang tinanghal na Finals MVP. I wanted this so bad. Para sa kanila, sa mga pamilya namin, sa mga pangarap namin, para sa lahat ng mga tao dito, sa lahat ng sumusuporta sa amin. I'm speechless, but I would like to thank all the supporters. This would not have happened without their full support. We're about to celebrate our 100th year founding anniversary. So this win is very fitting for our celebration. All praise naman si Blazers head coach Charles True sa ipinakita ng Mapua laban sa CSB. Tough loss. Give credit to Mapua. They played well and they deserve to be the champions. It was a very good game. No, we saw the journey of both teams and would like to congratulate Mapua. It has been a journey for them. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, Nakatutok, 24 Oras. Excited ang Kapuso Stars para sa Christmas, lalo na siyempre sa handa sa Noche Buena. Narito ang aking chika. This year, White Christmas ang peg ni Widow's War star Bea Alonso kasama ang kanyang pamilya. We're also spending Christmas in Andorra. First time namin magpapasko sa ibang bansa ng pamilya ko. Eh ano naman kaya ang kinaka-excite? Na podcast your honor hosts, Buboy Villar at Tuesday Vargas. Complete the family. Masarap yung food. Humba. Yung mga spaghetti na iniinit ng 10 beses. Same daw si Ay de las Alas na excited nang ihanda ang kanyang favorite food sa Noche Buena. Sopas na chicken.
kasi yun lang yung favorite food ko. Bago humabol sa Christmas rush, Touchdown Japan sinapulang araw stars Dennis Trillo at David Dicauco para maghatid ng saya sa Global Pinoys sa Tokyo. Excited na silang makipagkulitan at bigyang karangalan ng kultura ng mga Pilipino sa Philippine Festival 2024 Winter Concert at the Park. Very excited na ngayon. Pupunta ako doon para entertainin yung mga kababayan natin. I think the vision naman in flying to Japan is really give happiness to the Filipinos, to the OFWs, for them to, you know, like have a glimpse of the Philippines.